Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw. Itong karanasang ito ay nangyari sa aming baryo. At sa mga panahong ito, ako ay nasa 16 na taong gulang. At kung saan may kapistahan noon, ay talagang dinadayo namin ng aking mga kababata. Hindi pa kasi uso ang mga gadget, internet, at iba pa. Yung atensyon namin ay nasa mga bagay na puro kasiyahan, tulad ng disco at ibang mga patimpalak. Masasabi ko naman na mas masaya mga panahon na iyon. Bawal din ang tamad sa bahay kasi yung mga matatanda noon ay mga disiplinado. Minsan na rin akong pinaluhod sa asin ng aking lolo. Ang mga bagay na ito ay talagang mahirap kalimutan. Lalong-lalo na mga bagay na nagbigay sa iyo ng masasayang alaala at ang mga bagay na nagbigay din ng matinding takot. Isang madaling araw ay ginising ako ng aking lolo para tulungan sila sa mga gawain. Sa pagkakaalala ko naman, ay 4:00 pa lang ng madaling araw. Kapistahan kasi sa araw na ito at medyo marami ang aming handa. Kaya kinakailangan talaga naming gumising na maaga. Maliban kasi sa mga pupuntang kamag-anakan namin, ay pupunta rin ang mga dating katrabaho ng aking lolo. Agad naman akong bumangon at nagilamos. Pagkatapos nito ay agad na akong tumulong sa mga gawain. Naaalala ko na ako yung nakatoko na mag-igib ng tubig sa poso na meron ding kalayuan mula sa aming bahay. Sa tansya ko ay nasa 30 metros ang agwat nito mula sa aming bahay. At ang may-ari ng poso na ito ay ang kapitbahay namin. Habang ako ay nagbobomba ng tubig, ay damang-dama ko ang malamig na simoy ng hangin. Madilim din ang bahagi na yon, at tanging ilaw lang ng lampara ang nagbibigay liwanag. Nakasabit ito sa isang pako na nakadikit sa puno na nasa gilid lang ng poso. Maya-maya pa, ay meron akong narinig na mabigat na lundag na nanggagaling sa likod ng mga talahim na nasa aking harapan. Sigurado ako na meron talagang lumundag doon. At sa aking pagtataka, ay napaisip ako kung ano ang may gawa nito. Malabo naman na isang hayop kasi walang anumang hayop sa bahagi na yon. Wala ring anumang puno ng niyog at wala ring mga puno ng prutas na magiging sanhi ng tunog na ito. Pero hindi na ako nag-isip ng anumang bagay, lalo na ang merong kinalaman sa kababalagan. Kaya pagkatapos ko namang magbomba, ay agad kong binuwat ang dalawang timba pabalik sa aming bahay. Sa kalagitnaan naman ng aking paglalakad, ay meron akong nadidinig na kaluskos na nanggagaling sa likod ng mga talahim. At damang-dama ko na meron talagang presensya. Umaalingasaw na din ang malansang amoy, kaya naman napapailing na ako. Parang nanununtok na ng ilong. Sa pagdating ko naman sa bahay, ay sinabi ko naman kina tatay ang tungkol dito. Narinig naman ako ng aking lolo at sabi niya sasamahan daw niya akong bumalik doon at tumango naman ako bilang tugon. At sa pagdating namin sa poso, ay dito ko lang nakita na meron pala siyang dalang itak. Hanggang sa inutusan niya akong magbomba ng tubig at ginawa ko naman iyon. Walang ano-ano ay bigla namang umalulong ang mga aso ng aming kapitbahay. Ito yung may-ari ng poso at tawagin natin siya sa pangalang Mang Berting. Talagang hindi mapakali ang kanyang aso. At hindi naman nagtagal. Nakita namin siyang lumabas sa kanyang bahay
at sinita ang kanyang mga alaga. Shh! Pasok! Dali! Narinig naming sabi ni Mang Berting. Berting, magandang umaga. Mukhang hindi mapakali ang mga aso mo. Pasigaw na sabi ng aking lolo. Ewan ko nga sa mga ito. Kumusta? Sigurado na marami kayong handaan. Sagot naman ni Mang Berting. Hindi naman, sakto lang. Sagot naman ang aking lolo. At habang nag-uusap ang mga ito, ay naramdaman ko na merong pumatak sa aking ulo. Kaya agad naman akong napahawak dito. At gaya nga ng sabi ko kanina, ay merong malaking puno sa gilid ng poso. Pero inisip ko naman na baka uulan. Kasi nung hawakan ko ang aking mga buhok ay namamasa-masa. Subalit, nung tumingala ako sa itaas ng puno, ay meron akong nakitang mukha na sumilip sa isang matabang sanga. Kaya naman napaatras ako at tinapik si Lolo. Una naman akong nakita ni Mang Berting. Kaya agad rin siyang tumingala sa puno. At walang ano-ano, ay kitang-kita naming tatlo na merong tumakbo at tumalon sa tarahiban. Kung pagbabasehan naman ang hugis ng kanyang katawan, sa tingin ko ay isa naman itong tao. Subalit, maitim nga lang ang kanyang mukha nung nakita ko ito at parang pinahira ng langis ang kanyang mga balat. Pagkatapos naman niyang tumalon sa talayban, ay nakarinig kami ng mga yapak na tumakbo papalayo. Hoy, sino ang nandyan? Pasigaw na sabi naman ni Mang Berting. Pero inisip ng mga ito na baka magnanakaw lamang kasi nga kapistahan sa lugar namin at ilang beses na rin kaming nanakawan ng mga alagang hayo bago pumatak ang kapistahan. Pero sabi ko naman, ibang kutob ko. At sigurado ako na yung pumatak sa aking mga buhok ay galing sa nilalang na iyon. Sa katunayan ay inamoy ko pa ito. Pero nanlumo ako sapagkat mabaho. At masasabi ko na isa talaga itong laway. Malagkit na laway. Agad namang binuhusan ng tubig ni Lolo ang aking ulo at kinuha ang laway na ito. Naku, dinuruan ka pa ng hayop na yun ha? Namukaan mo ba? Tanong naman ni Mang Berting. Hindi po. Ang itim niya. Sagot ko naman. Sigurado akong magnanakaw mga yan. Taon-taon ay meron talagang umaaligid dito. Maraming nawawala ng alagang hayop. Kaya nga kinatay na namin kahapon yung mga manok at baboy. At saka ngayon lulutuin. Sabi naman ni Lolo kay Mang Berting. Mas mabuti nga yan pare, para sigurado. Sagot naman ni Mang Berting. Sige Berting, uuwi na kami. Punta ka mamaya sa bahay. Magiinuman tayo doon. Sagot naman ang aking lolo. At tumangon na lamang si Mang Berting. Sa pagdating naman namin sa bahay, ay kinuwento namin sa kanila ang mga nangyari. Fast forward po tayo. Bandang alas 6 ng gabi, ay sinundo ako ng aking mga kababata. At tawagin natin sila sa pangalang Crisanto at Arman. Niyayan nila akong pumunta sa diskuan na nasa gitna ng palayan. Pero ang bahagi na iyon ay wala pang mga palay kasi hindi pa natataniman. Mula naman sa aming bahay ay nadidinig na namin ang malakas na tugtugan na nanggagaling doon. Ako naman ay nakaramdam ng excitement kasi wala kaming pinapalampas na disco taon-taon. At kahit gaano kalayo ang baryo na merong kapistahan ay dinadayo pa namin para makidisco. Ito yung talagang libangan namin noon. Sandali lang,
Magbibihis lamang ako. Sabi ko naman sa dalawa at tumango naman sila bilang tugon. Pagkatapos ko nga magbihis ay agad naman kaming pumunta sa diskuan. Pero meron pang mga palabas at koronasyon pa ng aming magiging reyna. Pero pagkatapos naman ng mga ito ay nagsimula na ang disko. Ang saya-saya. Halos lahat ng tao ay parang walang mga problema. Walang nagsisimula ng gulo sa mga panahon ito. Tahimik at payapa ang mga kasiyahan sa aming nayon. Pagsapit naman ng hating gabi, ay nagsabi ako na kami ay uuwi na sapagkat napagod ako. Tumango naman si Crisanto at Arman. Habang naglalakad naman kami pabalik ng baryo, ay hindi kami nag-uusap kasi nga pagod kaming tatlo. At maya-maya pa, nagpaalam naman silang dalawa at agad na lumiko sa isang daan. Magkapit bahay lamang ang mga ito at ako naman ay nagpatuloy sa paglalakad. Wala na rin katao-tao sa daan. Medyo malayo pa yung bahay namin kaya binilisan ko na sa mga sandaling ito. Maya-maya pa ay narinig ko na parang merong dumapo sa isang puno kaya agad naman akong napatingin doon. Nakita ko na yung mga sanga at dahon ay gumagalaw pa na tila ba merong kakadapong ibon doon. Hindi ko naman inalis ang aking paningin kasi kinukutuban na ako ng masama. At hindi nga nagtagal ay meron akong nakitang mukha. Pero agad namang nagtago pagkalipas ng ilang segundo. At sabi ko naman ito na yon. Kaya tumakbo na ako. At hindi na lumingon pa kahit isang beses. Pakiramdam ko naman ay parang pinipigilan ng aking mga paa. Katulad sa mga panaginip natin na tumatakbo ka naman. Pero parang hindi ka umaalis sa iyong kinakatayuan. Ganito yung pakiramdam. Mabuti naman at nakarating ako sa bahay ng ligtas. Tulog ng lahat sa mga sandaling ito. Kaya pumasok na ako sa aking kwarto. Sa aking pagiga ay sinubukan kong matulog pero nahirapan ako. At bandang alauna ng madaling araw ay nakarinig ako ng mahinang angil sa labas ng aking bintana. Tila ba merong galit na aso doon? Pero parang pinipigilan niya ang kanyang boses. Nang sa ganun ay hindi marinig ng ibang tao. Nang dahil dito ay napagpasyan ko naman na lumabas ng kwarto para puntahan si nanay at tatay at sabihin ang tungkol dito. Pero hindi pa man ako nakakarating sa pinto ay nakarinig talaga ako ng mahinang bulong na tila ba binulungan ako malapit sa aking kaliwang tenga. Pagkalingon ko naman sa bintana ay bumulaga sa akin ang isang pusa na nakadungaw. Ang laki niya at sigurado na hindi ito pangkaraniwan. Nakatitig lamang ito sa akin at hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata. Akma pa sana itong papaso, subalit sumigaw na ako at lumabas na ng kwarto. Agad namang nagising sina tatay at lolo at nagtanong ang mga ito kung bakit daw ako sumisigaw. Sinabi ko naman ang lahat at agad naman silang lumabas ng bahay para hanapin ang nakita kong pusa. Pero wala daw silang makita at kahit isang bakas daw sa lupa ay wala. Kaya talagang nakapagtataka. Bandang alas tres ng madaling araw ay narinig naman namin ang malakas na alulong ng mga aso ni Mang Berting. At narinig din namin siyang sinisita ang mga ito. Si Lolo naman ay tumingin mula sa bintana. At nagulat naman kami nang sabihin niya na merong gumagalaw sa puno na nasa gilid ng poso. Kami naman ay dali-daling tumungo sa bintana para tignan ang punong iyon. At totoo nga na meron ngang gumagalaw doon. Ang sabi naman ni Lolo kay tatay, puntahan daw nila. Nang sa ganun ay malaman talaga ang totoo. Kaya dali-dali silang lumabas ng bahay at kami naman ang aking nanay ay nagpaiwan sa bahay.
Nang maratingan nila ang puno, ay kitang-kita namin ang aking nanay na merong tumalon mula sa itaas at pagkabagsak niya sa talayban ay naglaho ito sa dilim. Tumalon sa talayban! Pasigaw na sabi ng aking nanay kay lolo at tatay. Agad naman silang pumasok doon. Dito pa mas lumakas ang pagtahol ng mga aso ni Mang Berteng na tila ba meron talaga silang nakita. At maya-maya lang, bumalik naman si lolo at tatay sa loob ng bahay at sabi nila wala daw silang nakita sa talayban. Subalit, nakaamoy sila ng malansa at mabaho. Ang sabi naman ni lolo, baka nga aswang ito. Dito na siya nagsimulang maginala na ang salarin sa pagkawala ng mga hayop doon sa amin taon-taon ay isang aswang at hindi magnanakaw. Kasi hindi talaga mahuli-huli at hindi man lang gumagawa ng ingay ang mga hayop. Sa pagsikat naman ng araw, ay pumunta sa bahay si Mang Berteng. Nagsabi naman ito na nawawala ang kanyang dalawang manok na panabo at yung mga paa ng mga ito ay naiwan pa daw sa mga tali. Parang hinila lamang ang mga ito. Agad naman kaming tumungo sa kanyang bahay para tignan. At totoo nga, talagang nakakakilabot at ito daw ang unang pagkakataon na nawala ng manok si Mang Berteng. Ang sabi naman ng aking lolo, kaya pala ilang gabi ng tahol ang kanyang mga aso ay nang dahil meron nga talaga silang nakikitang kakaiba o merong nakakapasok sa loob ng kanilang bakuran. Naniniwala naman si Mang Berteng na hindi ito magnanakaw. Isa itong gutom na aswang. Ayon naman sa ilang matatanda sa aming baryo at sa isang albularyo, ang kapistahan ng aming nayon ay nasa loob ng panahon ng mga aswang o yung tinatawag nilang panahon ng labo na kung saan daw nangangating mga ito at naglalabasan. At isa pa yung mga hanap buhay namin sa baryo ay ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng manok at baboy. Kaya marami silang pwedeng kunin doon sa amin. Baka nga ito ang dahilan. Taon-taon noon ay talagang merong nawawala ng alagang hayo pero hindi mahuli-huli ang salarin at talagang walang bakas kaya talagang nakapagtataka kahit pa na maputik ang bahagi na kung saan naroroon ang mga hayo. Wala man ng marka ng mga paa. Mabilis namang kumalat ang aming mga naging karanasan kaya magmula noon bago sumapit ang kapistahan ay nagiging alerto ang mga tao. Naglalagay ng mga pangontra at ang ilan pa sa amin ay merong nilalagay na pain. Nang sa ganun ay mahuli talaga ang nangunguha. Pero magmula din noon ay hindi na nasundan pa mga pambubulabog sa amin. Siguro alam din ng aswang na nagiging alerto ang mga tao. At sabi pa nga ng aking lolo, baka isa lang sa aming kabaryo ang gumagawa nito. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa binigay niyong oras.